Ubos palagi ang sweldo o baon nyo, ang dapat meron kayong savings na naitatago. At sa mga simpleng tip namin, kayo'y tumuto para masimulan nyo na ang pag-iimpo. Pasukan na naman, kaya madami sa mga teenager na katulad ko na nakakatanggap ng baon. Gastos dito, gastos dyan. Ang resulta, alkansya nila ay walang laman. Mga teens na may problema ba kayo kung hindi kayo makapag-ipon ng pera? Gastos kayo ng gastos! Huwag kayong mag-alala dahil to the rescue kami sa inyo. Paano nga ba mag-ipon ng pera? Nagpunta ako sa University Belt para magtanong-tanong sa mga estudyanteng gaya ko kung nakakapag-ipon nga sila. Nakakapag-ipon ka ba? Sa ngayon, hindi. Di ba since mga estudyante kayo, nakakapag-ipon ba kayo? Yes! Bakit? Ba't iba't iba? Ang gagamit sa pangkain, hindi nakakaipon. Nakaipon pero nagagastos din sa ano. Dahil para sa school project. Ah, okay. Yung mga hindi po kailangan na gamit, hindi ko na po binibili. Yung ganun. Saka po eh, meron po mga books na nagbebenta po online, mga second hand. Ah, so mas mura na yon, okay. Doon na lang kayo kumukuha. Okay. Kaya nakakapag-ipon ba kayo yung book nyo, transpo, food? So paano kayo nakakapag-ipon? Feed lang sa allowance. Feed lang. Depende sa pagkain. Ah, pati pagkain depende. May onting naiipon. Pero okay. mas marami kasing school works kaya yon. Hindi nagaan naiipon. Okay, ikaw kayo ate. Ganun din po, wala na rin po kasi masyadong mataas. Ayon sa National Statistical Coordination Board o NSCB, nasa 65% na mga Pinoy ang nakakapag-ipon ng mga nasa 23 to 25 pesos sa bawat 100 pesos na kanilang kinikita. Good news daw ito ayon kay Ma'am Menchu, isang financial expert. Nag-uumpisa, natututo yung mga bata sa magulang. At saka of course, dapat yung good example ng magulang. Kasi mamaya, ito yung sinasabi ng magulang pero nakikita naman nila nagwawaldas. Don't worry mga teens, dahil ang hatid naming good news, mga tip para sa epektibong pag-iipon at pagtitipid. Ang una naming tip, kung meron kang ginastos, ibalik agad sa alkansya ang eksaktong halaga nito. Halimbawa, kung kumuha ka ng 264 pesos sa inyong alkansya para mamili ng isang bagay, sikaping maibalik agad ang eksaktong halaga sa inyong savings. It instills discipline. It also tells the child na bago pala ako dapat bumili ng isang bagay, pag-iisipan ko. So kung kailangan lang, tsaka ako bibilhin. Meron ding tinatawag na 52-week challenge kung saan kada linggo maghuhulog ka ng certain amount sa inyong savings. Dapat tinitake note mo ang inyong savings para makita mong lumalago ito. Pwede rin every week, 5 piso ka ng 5 piso. O every week, 10 piso ka ng 10 piso. Darating yung panahon, pagdating ng katapusan ng taon, meron ka ng naipon, meron kang pambili, nagregalo sa magulang mo, sa mga kapatid mo. At saka mas valuable yon kasi pinaghirapan mo. Sa paunti-unting ipon, after 52 weeks, nakatumbas ng isang taon, siguradong ikatutuwa mo ang resulta ng inyong disiplina at dedikasyon. Meron ding tinatawag na 30-day rule sa larangan ng pagtitipid. Ang iba kasing kabataan, hindi makapagtigil na bilhin agad ang bagay na kanilang napupusuan. Ang strategy na ito, dapat pag-isipang mabuti kung kailangan mo ba talaga ang bagay na gusto mong bilhin. I-check mo rin ang mga bagay na meron ka na. Baka kasi hindi mo naman talaga kailangan ang gusto mong pagkagastusan. Kailangan mag-antay muna sila ng 30 days bago bilhin ang nakitang gamit. Pagdating ng araw na yun, saka nila tingnan sa sarili nila kung gusto pa rin nila ang bibilhing item. Maaari kasi sa umpisa lang nila ito pakiramdam na bilhin. Bago mamili, pag-iisipan kasi ang pera pinaghirapan. Ang huling tip na aming ibabahagi, ang division of allowance. Ang apat na lalagyan, lagyan ng mga label. Dito mo ihahati ang inyong allowance. 50 to 60% nito ilalagay sa fixed costs o yung mga bagay na regular mo pinagagastusan, gaya ng bayad sa dorm, pagkain, at iba pang school-related expenses. 10% nito ay dapat mapunta sa investment. Dapat hindi ginagalaw ang pera rito para lumago ito. Isa pang 10% ang ilalagyan
para naman sa savings. Dito mo kunin ang mga pangregalo, kabilang na rin ang inyong mga emergency funds sa oras ng pangailangan. 20 to 35% naman ang maaari mong i-allot para sa luho. Dito mo pwedeng kunin ang pambili sa mga bagay na gusto mo at pagkain sa labas. You really learn how to budget. And again, kung ito'y laging nagagawa sa umpisa pa lang, magiging ugali na eh. Kaya naman sa susunod na kayo ay gagastos, pag-isipan muna ito ng mabuti para hindi masayang ang pera ninyo. Sa tulong ng mga bagong konsepto at tips, siguradong sa mga susunod na buwan at taon, ang ipon nyo ay lalago at yayabong.